nagbabalik ang Defen Award para sa Pelituruan. Tinatampok po natin ngayong gabi ang unang module ng Sinuturang Pilipino para sa Season 7. Sa module po ito ay makakasama natin bilang feature presenter si Maria Rosel Ponce ng Mayabyab National High School na natalakay sa aralin tungkol sa mga katangian, kahulugan at halimbawa ng epiko. Halina, makinig, manood at matuto sa ating Pelituruan. Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal naming taga-subaybay ng Teleturuan. Ako po si Maria Rosel C. Ponce, Teacher 1 ng Mataas na Paaralan ng Mayabyab. Ang makakasama ninyo ngayong gabi na mag-aral at matuto para sa Module 1 Season 7 ng DepEd Hour Teleturuan sa DWJ. Sa gabing ito ay tatalakayin natin ang mga sumusunod. Una, natutukoy ang kahulugan at katangian ng epiko. Pangalawa, nakikilala ang katangian at mga tauhan ng epiko. Pangatlo, naiisa-isa ang mga halimbawa ng epiko sa Pilipinas. Sa ating pagsisimula, hayaan niyo muna akong magpakita ng ilang mga larawan. Kilalanin ang mga sumusunod na personalidad sa larawan at ibigay ang kanilang kagilagilalas na katangian sa pamumuno o napiling propesyon. Una, tama, yan ay walang iba kundi ang ating Senadora Miriam Defensor Santiago. Isa sa pinakatapat, magaling at maaasahan na senadora at kilala rin bilang isa sa pinaka matapang. Pangalawang larawan naman tayo. Mahusay, yan ay walang iba kundi si Heidilyn Diaz. Siya ang isa sa nagbigay ng karangalan sa ating bansa sa katatapos na Rio Olympics bilang isang weightlifter na nagpapakita ng pagiging malakas. At ang pangatlo naman ay ang ating tama, ang ating presidente sa kasalukuyang panahon na si Rodrigo Duterte. Siya ang pinakamakapangyarihan sa bansang Pilipinas sa kasalukuyang panahon. Mayroon na ba kayong ideya patungkol sa tatalakayin nating aralin para sa gabing ito? Tama! Ang ating tatalakayin ay patungkol sa mga kwento na nagpapakita ng kabayanihan, katapangan, kalakasan, at kapangyarihan o kilala rin sa tawag na epiko. Ano nga ba ang tinatawag nating epiko? Ang salitang epiko ay galing sa salitang Griego na epos, na nangangahulugang awit. Ngunit ngayon, ito'y tumutukoy na sa pasalaysay na kabayanihan. Ang epiko ay uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at di kapanipaniwala. Kwento ito ng kabayanihan na punong-puno ng mga kagilagilalas na mga pangyayari. Bawat pangkatin ng Pilipino ay may maipagmamalaking epiko. Ang mga ito ay naghahatid sa mga kaugalian at paniniwala ng mga nakaraang henerasyon. Malimit ay nagbibigay ng halimbawa para sa mga susunod o sumusunod na henerasyon. Ang epikong Pilipino din ay nagbibigay diin sa mga tema katulad ng mga sumusunod. Ang una dyan ay ang matibay na bigkis sa relasyon, at ang pangalawa ay ang tinatawag nating pagtutulungan. Pangatlo ay isang malalim na kahulugan ng komunidad. At ang pang-apat ay etikong pagpapahalaga at pagmamahal sa kalayaan. Katulad ng ibang mga akdang pampanitikan, ang epiko ay binubuo rin ng mga pangyayaring maayos ang pagkakasunod-sunod. Upang makita natin kung ano ang mga pagkakasunod-sunod ng mga epiko, ating talakayin ang iba't ibang bahagi nito.
Una ay ang tinatawag nating banghay. Ano nga ba ang banghay? Ang banghay ay ang plano o framework ng kung ano ang magaganap sa kwento. Importante na sa simula pa lamang ng banghay ay makuha na ng manunulat ang atensyon ng mambabasa. At ang banghay din ang nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari o ang daloy na inaasahang mangyari. Sa banghay pa lamang na ito, itinatakda na ng manunulat ang tiyak na magiging simula ng buhay at kahihinat ng kapalaran ng mga tauhang kaniyang binibigyang buhay. Bawat kaganapan sa kasaysayan ay bunga pa ng isa pang kaganapan na nagdudulot ng natural na daloy ng kwento. Dahil dito, naaakay ng may akda ang mga mambabasa patungo sa pinakamataas, pinakamaigting at pinakakapanapanabik na bahagi ng kwento. Unang itinatatag ng may akda ang ugnayan ng mga tauhan sa kanilang kapaligiran sa panimulang sitwasyon pa lamang. Matapos nito, ay sisimula na niyang pataasin ang sunod-sunod na mga pangyayari. Ito ang mga pataas na galaw na nagaganap bahagi sa bahagi at pangyayari sa pangyayari. Ang pangalawang bahagi naman ng epiko ay ang tinatawag nating kasukdulan. Sa kasukdulan ibinabadya ang maaaring kahinatnan ng mga pangyayari kabilang na ang pagtatagumpay o di kaya na may pagkabigo ng pangunahing tauhan. Dito nagaganap ang pinakamaiinit na tagpo, kapanapanabik na pangyayari, mga nakabibiglang revelasyon patungkol doon sa kwentong tinatalakay. At ang huli at ang pangatlong bahagi ng epiko ay ang tinatawag nating pagkakalas. So ang pagkakalas ay ang mga pangyayari na naghuhudyat ng wakas ng kwento. Aking mga tagapanood, ano nga muli ang tatlong bahagi ng epiko? Tama, banghay, kasukdulan, at kakalasan. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, bigyang daan natin ang ilang mga paalala mula sa himpilan.